Hello everyone. Ayan, picture na lang ako magpapakita sa inyo, ano. So, here we go again to our third or fourth video, ano. We're going to work with the main.php, ano. So, last dun sa sa number 3 video natin, we're creating a creating database. We're going to connect database to page program. Natapos natin yung reg save, we're going to add or insert our account dun sa ating or our record dun sa ating database. Okay, so for now, ano, today, in this video, are going to work with the main.php. We're going to log in and we're going to look or see or display our record in the database. Okay, so let's do it again. So, saan ba tayo pupunta? Again, dun tayo sa ating online hosting, ano, which is 00webhosting.com. Ayan. So, maglalagin tayo dito, guys, no? Plus, para makagawa tayo ng ating program. Okay, so, mag-sign in tayo again. Sign in again. And then, we're going to log in with Google dun sa ating account. Ayan. So, this is my account. Yes. Login na tayo. Dalawa yung account na ginagamit ko eh. Okay. Ito ba yun? Yes, ito nga. Alright, so login tayo dito sa ating website na nagawa na. So, dito sa 00 Web Hosting Plus, we have free website na para sa atin, which is, yun yung bigay sa atin ng hosting na to, na kung saan, itong website na to, iisa lang yung pwede nating i-manage, ano. Then, kapag gusto mo magdagdag dyan, may bayad na yon. So, dito lang tayo, pagsyagan na lang muna natin to kasi ito lang yung kaya natin ngayon. Okay, so pasok tayo sa ating website. Ayan, dito sa free website natin, ano, free domain natin, free server natin, ano. Ito na yung kung saan pwede natin i-manage yung kahit dito nyo na ilagay yung iba't ibang system ninyo, ano. Okay, so nun tayo sa ating file manager. Ayan, then upload. And then, dito tayo sa ating FTP page. Okay. Kung saan dito yung nilalagay natin yung mga files natin. Okay. Oops. Ayan. So, open public HTML. Doon lang tayo pwedeng pumunta, no? Dito sa part na to. So, as you can see, nakahiwalay yung bawat folder natin, ano. So, ibig sabihin yan, bawat folder, pwede natin sabihin na bawat folder isang system yan. So, pwede yun yung gawin to yan. Okay, so, last meeting we're done about direct save. Ayan na yan. Ayan. Then, yung ating index. So, gagawa naman tayo ngayon ng ating main. Na kung saan, dun sa naging output natin, di ba, meron tayong login and yung username and password dun natin ilalagay nun, no? Okay, so, pagka inopen natin yung login, pupunta tayo sa main.php. So, for now, we're going to create a new file for main.php. Okay, so ito yung susundan nyo class, ha? Okay, susundan nyo lang to. Wala kang ibang activity. Kundi susundan nyo lang to for you to able to work or manage your data online. Your program online. Okay, so create natin. And yan. So, blanco yung ating main.php. So, may nagawa na ako dito. Copyin ko na lang para maging madali tayo. Okay. So, main. Ito yung ginawa ko eh. So, copy and then close natin to. Ayan. Sa akin to. Copy ko lang yan class ha. Ito dito ay sa pinaka my final. Okay. Dito sa my final, meron tayong ginawang main.php, right? So, open natin yan. And then, save. Okay. So, explain ko to. Napakarami nito. Kasi, napakarami tong code na to. Pero, for you, para maging maliwanag, ano, save muna natin to. Save and close. Okay. Pakita ko lang yung pwedeng maging output nito, class, ha? Para maging maganda yung ating
a discussion. Okay. So, mag-create lang ako ng panibagong website dito. Ay, browser pala. Mag-open ako ng bagong browser. So, dito sa Palmaria, yung site, view site natin. So, this is our main, yung ating domain. And then, dito natin lalagay. This is our domain, ano? elxsystem.co.web/hosting.com. Ito yung ginawa ko, ano? So, kung meron na kayong dating ginawa, okay lang yun yung ilagay ninyo. Ano, baka kopyahin nyo to, ano? So, dito sa aking folder na dito is meron tayong my final. Meron tayong final, ano? Eh, eto kasi pagbasan ko lang para makita nyo yung maging output, ano? So, eto dito tayo nakapokus sa my final. Okay, yan. Final. Dun sa my final, ha? Ito. Final. Yan. Okay. Eto lang, example ko lang yung pwedeng mangyari dito. So, I have here. Sandali lang. Ayan. So, maglalagin ako dito. Meron ako nilagin dito eh. Ito ba yung aking password dito? Anong password ko dito? KL ba yun? Ayan. Login. Kung share na. Ay, access is denied. Ano ba yung password ko dito? Okay, so mag-reg na lang tayo. Ano? AD. Dummy muna ako, ha? Dummy. Ibig sabihin, kahit ano muna. Ano? Para lang makapaglangin tayo. Sign up. Okay, so, mag-register tayo. AD. And then, AD. Okay. So, and then, mag-login tayo. Okay. Papasok ka sa main. Alright. So, nandito tayo sa main. Never ever. Okay, so, ito yung naging problema natin. Ano dun sa may search? Wala daw may sa search yan. ES search. Oh, wala na. So, finix ko lang siya. So, merong mga part na nag-error. Okay. So, merong kasi yung pagpasok mo, hinanap niya yung wala. Pero, hindi niya ma-identify. So, yan na. Okay. Alright. So, nandito na tayo sa ating pinaka-main. Ito yung magiging itsura niya, class. Ano? Ito yung pinaka-main natin, yung main.php natin, na kung saan, itong mga record na to is from database, from dun sa database natin, ano, yung mga record natin na to, na call up ng page na to, na dinisplay niya sa page na to. Okay. So, let's look over here. Dito sa ating main na, ano. So, minimize ko muna yan. And then, dito tayo sa ating main. Gonna make a post. Alright, so dito na tayo sa ating main. Medyo nag-log yung aking site. So, balikan ko siya ulit. Dito. Ayan, loading pa ako, class, ano? So, explain ko ngayon yung main, ano? Okay, so, dito, bubuksan ko pa rin si index. Okay. Dito sa index natin, ito yung part na kung saan meron tayong form dito. Ayan, yung form natin na login, yung username at saka password. Okay. So, as you can see, yung username natin at saka password, dun sa ating text box, is meron siyang name, right? Yung ating text box is may kanyang-kanyang name. So, we have here name user and name pass. Okay. So, remember this one, class, kasi ito yung magiging gate natin or magiging new, yeah, yung password and username natin para maka-login tayo. Alright. So, from here, close natin to. Then, buksan natin si main. Okay, dito sa main natin, dito pa lang sa security muna tayo before yung security muna, ah, before yung display sa record. Okay, so dito sa part na to, i-connect natin ulit si PHP kay database. Okay, so check natin kung tama yung connection natin, MySQL connect. Okay, MySQL connect, localhost ID sample. Okay. Tingnan natin kung match siya. So, let's open yung ating database.
Ayan. So, yung database natin class is eto. Ano? Database natin name natin ito, sorry. Ayan, copy. And then dito sa atin i-paste natin dito. Palitan natin 'to. Ayan. And then yung password natin is ABCD 123 BSD. Wala akong binago. So, yan din yung ginamit ko kanina. Okay? So, importante yung password nyo kasi yan yung i-attach nyo dito sa ating MySQL Connect. Oh, okay. One of the parameter of MySQL Connect. Ngayon, yung ating database. MySQL database. Tingnan natin yung file name ng database natin. Sorry. I'm very sorry. This is our database name. Yan, database name natin to. I'm very sorry. Yung username ang ilalagay natin dito sa part na to. Okay, so balikan natin. This is our username. Ano, copy and then paste natin. This is your username. Paste. Ayan. Ayan. Ito yung username natin na nagkamali ako kanina. So, localhost, username, and then yung password. And then, MySQL select DB and this is our database name. Ayan. So, ito yun ha, dito ko kinuha, database name, DB user, and localhost. Okay, so right here, you're going to set a variable for MySQL query, ano? So, TBL user, you're going to select asterisk from TBL user, where username, TBL user ha, where username. Ito yung where username is from database field. Kung kanina nakalagay doon sa database mo. Ito yung record doon. Ay, yes. And then, is equal to, we're going to call the user name, ano, yung sinet, yung tinype natin doon sa text box kanina. Doon sa text box. Ito. Saan ba yun? Ito. We're going to, maglalagaw to na tayo. Okay. Alright. Wait. Medyo matagal yung aking internet. Nawala na ako ng internet. Okay, so let's go back. Okay, bakbak ko na lang siya. Ayan. Etong username na to, tong table, tong text box na to, ano, may kanya-kanyang name niyan, ano. So we have user and pass. So we're going to call yung sinet nating name dito. So dito sa part na to, select asterisk from TBL user or username, post yung sinet nating name, user. Yan. And password, ito yung galing, ito yung nasa database, ha? Then, call again, the name, pass. Ayan. So, after that, we're going to set a variable from MySQL numrows, ayan, which is look for the MySQL query. Then if the MySQL rows, ano, if rows is less than equal to 0, ibig sabihin niyan, pag hindi siya nagmatch doon sa database sa database class, we're going to display echo. Ayan, mag-echo siya, echo, ano, access is denied. Ayan, echo access is denied. So, yung iba pang naka-display doon, include si index. Ibig sabihin, magpapakita yung code mo doon sa index, ano, which is the login na form pa rin siya, pero may message siya na access is denied. Ibig sabihin, hindi siya makapasok. Kapag hindi nag-match yun, hindi niya i-display yung mga record mo. So, ganun lang. Pero kapag nag-match yung username and password mo doon sa record mo, ibig sabihin yan, else, sabi niya dito, we're going to display yung record na hinihingi mo. Ayan, yung mga record. Okay, doon muna tayo sa security before yung na-highlight and i-discuss ko yan sa inyo. Okay? So, we have here an example yung sinasabi ko kanina, yung etong username at saka itong password na yan, dapat yan, mag-match yan sa may database nyo. So, paano natin titignan yon? So, i-manage natin siya. So, open natin ng PHP My Admin. Let's see kung tama yung ating pinagagawa.
Chantia. Pasensya na guys. Class, ano, medyo mahabagal yung aking internet. Okay? Pero, IT tayo. Ano, dapat isa sa mga character natin yung matyaga. Ano? Ayan. So, this is our database. Open natin yan. Titignan lang natin kung tama yung ating field. Ano? Na nilagay. Gusto kong ipakita sa inyo. Okay. Ang tagal niya. Okay. So, this is our table. Table user. Yung table user natin. Open. Ayan, class. So, nasan yung ating structure? Yung ating structure. And we're going to look for fields. Okay. Ayan. Nag-work ba? May na naman yung signal ko. Ayan. So, we have here username and password. Okay? So, let's pag-check natin yung ating database, ay yung ating code, username and password. Okay? Alright. So, after nyan, we're going to test it. Ano? So, dito sa ating database, dito sa ating database, ano? We're going to look for the record. Browse natin. And then, gamitin natin si... Oh, wait lang ha. Medyo matagal ng konti. Loading ng konti. Ayan. Browse. Then, tignan natin yung register nating record. Ayan. So, we have here BSG, yung username ko, then QWERTY. Ito lang, gustong gamitin si alcohol. Okay, si alcohol, ano. So, we have username al and password call. Okay, mag-insert. Try natin i-run. Save and close muna natin, ano. Ayan. Then, we're going to look for the view site. And... yung ating meron tayong separate page kanina, ano, so dito na lang tayo. So this is for final, ano, kanina itong si final, itong si final yung nirun natin, ano. So itong si my final naman yung ilarun natin. So my final yan, my final. Make sure yung spelling niya, enter natin. And then yan. So, meron na tayo, ano? So, login natin si Al. And then, yung password natin, Kohol. Okay? Tama ba? Kohol. Ayan. Look for it. Ayan. Okay, then, login natin. Pupunta siya kay main. Ayan. Meron tayong problema dito, ano? So, as you can see, index, research, storage, my final main on page 40, warning. Sabi niya, arguing is not valid resource. Let's see. Search. Okay, so we have a problem in line 50. Hindi niya ma-display. Anyway, meron tayong problema. Parang sa main, i-kukuha natin, i-resolve natin yun. But we're going to look for the security. Sa security muna tayo. So, log out natin. Balik tayo kay index. Okay, so this final. Ulitin natin. So, magmali tayo ng password. Magmali tayo ng password. So, al... then, we're going to log in. So, yung password ko mali, ah. Mali yung password ko. Then, log in tayo. Mag-access din lang tayo dito. Ayan. So, nag-work yung ating security. So, hindi tayo basta-basta makakapasok na hindi tama yung password natin tsaka username natin. So, access is denied. Ano? Access is denied kahit ano pa. For example, kung wala sa record mo, log in ka, access is denied ka. Access is denied ka. Okay? So, we're going to fix now yung problema natin kanina. So, al, and yung tamang password na natin, ang ilalagay natin, para i-fix natin yung problem dun kanina. So, Kohol, okay? So, we're going to log in now.
So, ito yung problema natin, hindi niya ma-browse yung nasa loob ng ating database. Okay? So, kapag tama na yung password mo, ito yung magpapakita. Pero we're going to fix it kasi meron siyang error. Okay? So, open natin yung ating main ulit. Ano? Main. Yan. So, lakihan natin. So, nandito na tayo. So, okay na tayo sa part na to. Ano? Yung security, okay na yan. Ano? So, for us na lang to display yung record. So, display natin yung record na. Okay, dun sa ating database. For here, so we have the level na Isabela State University, itong part na to. Ayan. Then, student list. Ayan. The Isabela State University student list. Yung mga BRBR na yan, break yung enter na yan. Ano? So, yung font na yan, dyan ko na lang ginamit kasi hindi ako gumamit ng CSS. Okay, so, internal. Okay, so we have here the search code. Ito yung part ng, ito yung code ng search. Ito yung code ng search, ano, yan, yung part na yan. So we have here, meron tayong search dito. So maganda kapag may search na tayo. So ibig sabihin nito, ano, itong search, then input type, text, name, SR, CH, ayan. So yan yung binasa kanina, yung error kanina. So input type, text, submit, value search. Itong part na to, siya, ito. Itong part na to. Okay? So, with that, ano, meron tayong condition dito. So, if, $ po search, kung ano yung tinype mo dito, sabi niya dyan, ano, i-display niya dito sa ating table, sa may baba, ano, mamimili siya doon sa database, which is nag-quant siya dito. Nag-search siya dyan, and nag-set siya ng query. So, MySQL query, select asterisk from table info where name is post or address is equal to, or address is equal to post search. Okay, so, ibig sabihin nito, dalawa yung pwede natin i-research, yung name at saka yung address. Okay? So, dito sa part na to, kapag ito yung ating flow natin. Meron pa ba dito? Display. Ah, see. Okay. So, we have here, we're going to display. Ayan, kapag ito yung, wala, dapat nag-echo siya dito, ano? Equal to search is equal to blank. Kaya pala nag-quant dito. Error. So, dapat naglagay din tayo dito ng isa pa. So, displaying record else. Search. Echo. Subukan nga natin. Echo. Search for name. Okay, search for name or address. Big letter yun. Name and address. Yan. No? Else, kung wala naman doon, else magpapakita siya, mamimili siya, mag-set na naman siya ulit ng panibagong variables here. Then, MySQL query, select a search from TBL info. Ano, kung wala dun sa sinerge niya. Ano? Ayan. And then, select from num rows, mag-set siya dito ng variables for R. Ano, which is this rows, ano? Para madali na lang siyang i-call up. Okay. So, from here, SI is equal to 0. Ayan. So, nag-set na rin siya ng variable dyan. And then, we're going to build for method. Ayan. Na kung saan, pag-click natin yung ibang buttons dyan, pupunta, may direction. So, for method post action modify.php. So, gagawa tayo mamaya ng modify.php. Pero, separate video na lang yun to. Okay. So, dito sa part na to, ano, so, i-hidden natin tong tatlo.
ano, yung ibig sabihin, huwag na natin siyang i-display, pero kailangan siya, ano, na ma-i-display. So, we have here, input type text, where is the CHS, ano, ito yung pangalan ng ID natin, ano, na hidden, which is, once na-clinic natin yon, yun yung i-call up niya para ma-update siya, para ma-update siya mamaya. Pero, for the meantime, yan na muna ilagay natin. Magkakaroon tayo ng separate video to discuss the modified.php. Kasi yun yung sa part ng modified.php. Isa sa mga requirements natin. Okay, so, ilagay na natin dito yung security. Ilagay na natin yung security. So, once na bumalik tayo sa main, is, credit pa rin siya, no? So, ma-view pa rin natin to. Ano? Ayan. So we have here echo input type hidden. Ibig sabihin ng hidden yung nandiyan lang siya pero hindi mo siya nakikita sa displaying. Hindi mo nakikita dito. Ano, hindi siya may di-display. Okay? Then after niyan, we're going to set for table para maging maayos yung ating table, yung list, yung table list natin. So we have here the fields, the student ID, the name, address, age, gender, course and call span. Okay, so which is call span is ito yung part column na kung saan nandun yung edit and delete. So we have here a condition if SR rows, which is the number rows, is equal or is greater than equal to SI, is equal to SI is 0, is greater than equal to 0, and then while SR is less than SI, ano, echo. So dito sa part na to, we're going to display the result, ano? So echo mysql dot yan na, double quote dot mysql, double quote dot mysql underscore result. Kukunin niya, i-call up niya si yung query natin comma, then yung ating rows comma, yung yeah, then field stud ID. Meron ba tayong stud ID? Yan, stud ID. Yan, name, address, age, gender, course. Itong part na to, itong stud ID, name, address, age, gender, and course. Ayan. Ayan. So, with that, okay. So, itong part na to, we're going to check the database. And then I'm very sorry. Kailangan natin gumawa ng TBL info kasi wala tayong TBL info. Ayan. TBL user lang yung meron, ano? So gagawa tayo ng TBL info. So ano ba yung meron sa TBL info natin? Sabi dito kanina, select asterisk from table info. Yung table natin is table info. Ano? So, gagawa tayong table info. Na ang mga fields niya is stud ID, name, address, age, gender, course. So, and then yung ID natin. So, let's make our table info table. Okay. So, dito, mag-new tayo. New table. Lagyan muna yan, ha. TBL info. Ayan, meron na tayo. Then, ilan yung kanina? Ilang fields? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 6. 7, pati ID. Yan, 7. And then, go tayo. TBL info, then go. Alright, so loading tayo, guys. So, we have here ID. Then, stud ID. Stu ID lang yata yung nakalagay dun. Ayan, patingin nga yung ating stu ID. Ayan. Sundan na lang natin yun. Student ID. We have the name. Name muna. Name. Address, age, gender, then course.
Okay, tama ba? Name, address, age, gender, course. Two ID, then ID. Okay, so we have here ID. Then we have, we're going to set ID to integer. Yung student ID is worker na lang, halo na lang yan. Then we have worker, then variable in character yan. So we have here the address, worker na lang din. Yung age, of course, int yan. Then gender natin is worker. Kahit na, yan na lang. It's all it's, yung course natin is worker din. Okay, for the length is 50. Yan, yung kwan natin, stud ID natin 50. Yung name natin, sige, we're going to set it to 50. Yung age natin, pwedeng 20 na lang din. Yung gender natin is 5 letters lang naman yan. So, we have already set 10. Then, yung ating course, ayan, 80. Yan na lang yan. Then, yung ating, huwag nyo tayong kakalimutan yung ID natin. We're going to set it to, ayan, out increment natin. Then, out increment. Ayan, auto increment natin. So, that's why, ayan, loading mo na. Loading mo na. Set it to primary, then go. Ayan, so, everything set. Huwag na natin galuin yung iba. Yan lang yung pwede natin galuin dyan. Then, save na. Save na natin. Ayan. Processing request, build. Ayan, so, meron na tayong dalawang table. Ayan, so we have the table info na with the structure ID, stu ID. Wait, wala pang laman yan. Hello guys. Oh, wait lang sa loading class. Ha? So we have this stu ID, ID, stu ID, name, address, age, gender, and course. Okay? So eto, ano, di-display niya pero wala pang laman to. For the meantime, mag-insert na tayo dito. Pero pwede tayong magdagdag mamaya doon. Nagawa tayo ng add. So, let's add a record. For example, I have 123 ID and my name is Bona. And then, ang address ko is from Aurora Isabella. And my age is 20. Yan. Gender is, of course, female. And our my course is I Love IT. Yan, yung IT na yan. And go. Ayan. So, nakapag-add na tayo. Mag-browse na tayo. So, yan yung ating adding kanina. So, as you can see, ito yung aking record. Yan yung magpapakita mamaya. Ito yung record natin. Okay, so let's go back to our code. So, meron na tayo nito. Ayan. So, as you can see, dito sa part ng kwan natin, ng code natin. So, input type. Naglagay tayo dito ng dalawang button. Ano, yung edit tsaka delete. Na kung saan pwede nating ma-edit, pwede nating ma-delete yung ating record. Okay? So, gagawa ko ng other video para dun sa ating modifying and ayan, modifying record mamaya. Kasi pag click natin si edit, pupunta siya kay modify.com. Excuse me, modify.ph pala. And then pag yung delete din, pupunta kay modify.ph. P. Ayan. So, ayan, everything is set. Then we're going to close now the TR. Then para dun sa sunod-sunod na table natin, ano, sa sunod-sunod na record natin, para ma-organize siya, ma-collapse siya. So, SI is equal to SI plus 1. So, automatic yan, mag-add na lang magpapakita dun sa ating table. And then, with that, we're going to close everything here now. Then, yung table natin, yung end ng form natin. Okay? So, then, dito sa part na to, meron tayong form method post dito na isa pang link. Ibig sabihin ng form method post, isang table, isang button to, ano? If you're going to set a button, ano? Ayan. So, form method, post, action, input type, submit, add. So, ang ibig sabihin nito, class, kapag gusto nating maglagay ng link dito na button na kung saan pupunta siya sa add.php. So, eto, magkakaroon din tayo mamaya dito ng separate video. Okay. So, once na-click natin yung add, ano, pupunta siya sa add.php. Ayan. So, na kung saan pwede tayo mag-add ng record. Ito yung susunod natin before yung ating update. Okay. So,
Let's try. And then meron tayong logout button dito. Pwede na lang din natin ilagay diyan. Ano, for the meantime, ano, ganyan muna yung setup natin. Parang iskwan muna siya, wala muna ka-design. Okay? So for the meantime, gusto ko lang maki-emphasize sa inyo yung function ng PHP, ano. So we have here, ano, and then end na ng PHP. Yan, end ng body and center ng end ng HTML. So we're going to save and close na. And let's try and let's see kung ano yung ating result dito sa part na to. So, meron tayong niran kanina, diba? Ito yun, okay? So, logout muna tayo dito sa part na yan. Okay, so, gamitin natin si alcohol. Excuse me. Yan, alcohol. Okay, so, login tayo and we're going to look for my name. Ayan na. Ito na yung pangalan ko. So, inad natin kanina sa database. Ayan na. So, nakikita natin siya dito sa ating page na. So, as you can see, nag-display na siya. So, itong line na to, class, meron lang kasing hindi compatible or hindi natin makollab. Yung search, ano, ibig sabihin, at sa una pa lang na pag-travel niya kasi, ay sa unang pag-open niya pa lang kasi, hindi niya makollab, hindi niya ma-identify yung search. So, for the meantime, pag nag-search naman tayong ganyan, ano, hindi ko kasi kun yun. Okay, mawawala naman yun eh. So, ibig sabihin na-identify niya na. Ibig sabihin, pag ganyan, pag di natin alam, magpapakita dito, search for name, ayan pa, ibalip, nakalungot ko pa yung pag-type ko. Search for name and or address. For example, Bona, yung aking name. Then search, ayan. So, nagpakita na. Ayan na. So, that's on how to display our record. Ano, that's on how to make a login in our PHP code, in our PHP programming. Ano, so madali lang siya. Ano, as kung tinitingnan mo yung ating code, ano, medyo marami siya na maguguluhan kayo. Pero, try, class, ano, to for, ulitin nyo tong video na to para dun sa part na yon, ano, para masundan nyo yung part na yon. Okay? Ayan na. So, eto muna, ano, class, sa part na to, sa ika-apat na video natin, which is, it's all about, ang tawag dito, wait lang, ay tutorial ko lang sa inyo. It's all about dun sa ating security, dun sa ating login and main.php, okay? We're going to display our record on our database, okay? So, see you again, class, in our next video, in our fifth video, ano? So, hindi kasi pwede na minsanin ko na dito kasi masyado na mahaba. Ano, para mas makuan lang kayo. Ano? Okay, so, that's all, class. Pakiulit lang tong video na to, ha? Okay, thank you, and see you for the next video. Thank you!